Kapag kayo ay bystander sa isang aksidente, kagaya ng vehicular accident, at ang biktima ay sugatan at maaaring nabalian, narito ang inyong maaaring maitulong. Tumawag agad ang Emergency Medical Services kagaya ng 911 UNTV. Ibigay ang mga impormasyong kailangan ng mga emergency dispatcher, kagaya ng eksaktong lugar, uri ng insidente, ilan ang involved at pinsala ng biktima. Mayroon dalawang klase ng fracture o bali sa buto. Ito ay ang tinatawag na closed fracture at open fracture. Kapag closed fracture, nabali ang buto pero hindi ito lumabas sa balat. Kabaligtaran naman ng open fracture. Makikita agad ang bali dahil lumabas na ang buto sa balat. Kapag kayo ay bystander sa ganitong injury at kayo ay nakahandang tumulong directly sa biktima, narito ang inyong maaaring gawin. Protektahan muna ng guwantes ang inyong mga kamay. Kung wala naman ito, ay maaaring gumamit ng malinis na plastic. Takpan ang sugat ng malinis na tela, pero ingatang huwag madiinan ang buto na nabali. Mag-apply ng direct pressure sa paligid lamang ng sugat upang matigil ang pagdurugo nito. Pinakamahalaga na ma-immobilize ang bahagi ng katawan na nabalian. Maaaring gumamit ng splint o anumang matigas na bagay upang mapanatiling tuwid ang bahagi na nabali. Kausapin ang pasyente upang siya ay maging komportable. Bigyan siya ng kasiguraduhan na may darating na tulong mula sa mga emergency medical services. Tandaan kapag kayo ay bystander, ito ang mahalagang maitulong sa isang biktima na may fracture o bali sa buto. Makatawag agad ng emergency medical services. Prevent blood loss. Matigil ang matinding pagdurugo ng sugat. Immobilization. Mahalagang huwag igalaw ang bahagi ng katawan na may fracture. Mapanatili siyang conscious at mapakalma ang pasyente hanggang dumating ang rescue team. To learn more about first aid, emergency preparedness, and disaster awareness, don't forget to click the subscribe button.